Libra, hi, welcome to Mr. Queen PH at itinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Taurus sa November 16, 2024 at 5:28 AM Philippine Time. So if you are interested in private readings, meron tayong promo ngayon, 25% discount sa mga tarot reading services ngayong November 2024. Ayan, sa yung link nasa description at sa pinned comment, paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, so for your Libra, itong full moon in Taurus is happening in your 8th house. So ang 8th house, this is about investments, other people's money. So yung iba sa inyo, maaring ano, meron kayong matatapos na loan or utang. Meron kayong mababayaran na utang. So mababawasan na or i-release na ang isa sa mga responsibilities nyo in terms of your finances. Some of you naman, if you are in a relationship or connecting with someone, you might be a bit sexually active this time, or parang you might be exploring other ways to intimacy, no? Lalo na yung mga very active sa kanilang sexual connection. So yung iba naman, maaring you might I see someone rito na kung meron kang business partner, pwedeng iba-buy out mo yung business partner mo. Yung tipong gusto mo, ikaw na yung may-ari. Ikaw na yung nagmamanage. May karapatan sa business. So, pwedeng babayaran mo siya para umalis. Or it's either ikaw yung babayaran para umalis sa business partnership. Okay? So, some of you naman, pwedeng meron kayong mga, if you have a relationship, like romantic partner, especially asawa, pwedeng meron kayong mga pag-uusapan na mga paghahanda pagdating sa mga ari-arian ninyo. Oo, let's say, mga assets. Ayan, aayusin nyo yan, kung ano yung mga kailangan nyong mas paunla rin, or kailangan nyong i-let go. Oo, lalo na kung nagkakaroon kayo ng financial difficulties or financial challenges. So, kasi itong Moon and Uranus opposing the Sun, which is in your second house of finances. So, ito yung tipong meron kayong kailangang ayusin na financial situation. Let's say, may kailangang ibenta na bagay, gamit, sasakyan, property, para mag-generate ng income or pera para makapagsimula kayo ng negosyo or makapag-start ng isang investment. So, you are going to work on with your finances and especially with your partner's finances. Pwede rin kasi itong partnership na to is may kinalaman sa finances mo with your family, your parents, ganyan. This is also about inheritance. So, kung yung iba sa inyo, may hinihintay kayong mana from your parents, maaring ito ay mairi-release na sa inyo. Okay? And then, meron itong positive aspect sa Neptune, which is in Pisces in your 6th house. 6th house is about your health, inyong kalusugan. I think, yung iba sa inyo, if you are having some challenges sa inyong kalusugan, na parang nahihirapan kayong gumawa ng certain routine na magugustuhan ninyo. Kasi yung iba, diba, okay, meron kang routine, ganito, dapat jogging ka every 6 o'clock ng umaga. Pero minsan, hindi mo nagagawa kasi may iba ka pang priority. So, ngayon, I think you are thinking of other ways na magkaroon ka pa rin ng exercise, pero hindi mo kailangan gumising ng 6 o'clock ng umaga. Yung parang meron kang pamalit, ganun. Because you want to really focus on taking care of your health, yung kalusugan mo. Some of you naman, can be related to your mental health. Na, di ba, pag tayo trabaho ng trabaho lang, nakaka-stress, nakaka-drain, and minsan kailangan natin ng outlet para malibang. So, yung iba sa inyo, may bago kayong libangan, or pwedeng you will get a pet.
para may iba kayong mapagbigyan ng attention ninyo na it's very healing, it's very relaxing, stress reliever ninyo, things like that. So this can be painting or, you know, doing some task na para sa'yo hindi task kasi nalilibang ka. Okay? You also have a positive aspect sa Pluto, which is in Capricorn in your fourth house. Some of you are changing homes, no? Pwedeng may paglipat ng bahay. Yung iba kaya lilipat ng bahay kasi ibebenta nyo yung bahay nyo. Pwedeng lilipat kayo sa mas malaking bahay or mas maliit na bahay. Depende sa needs ninyo. Okay? Some of you naman, pwedeng may changes when it comes to your job, your career, na from being nasa corporate world or office work, office setting, magkakaroon ka ng work from home setting na kung saan kahit nasa bahay ka, pwede kang magtrabaho or pwede kang kumita ng pera. Mm-hmm. You have the ten of cups, which is about focusing on your family, your loved ones. Yung iba rito, may paglipat ng bahay. Oo. From city going to living sa province. You have the five of swords. So, meron mga taong naiinggit sa situation mo. Kasi nakikita nila marami kang options. Huwag mo silang pansinin. You just have to protect your energies at iwasan yung mga taong laging merong opinion tungkol sa mga ginagawa mo, mga pagbabago na ginagawa mo. So, yun yung mga taong iwasan mo. Walk away from these people. So, some of you are leaving a situation or a connection na sa tingin mo, hindi to nagbibigay sa'yo ng peace of mind. So, kung meron kang isang kaibigan or katrabaho or kakilala na puro chismis lang ang dala sa'yo, iiwasan mo na yan. Kasi gusto mo, may kabuluhan yung napag-uusapan mo ninyo ng person that you are connecting with. And, yeah, I think this can also mean leaving a toxic job or a toxic career para sa kapayapaan ng isip mo. Kasi ngayon, mas may options ka na. Unlike before, na masasabi mo, wala kasi akong choice eh. Ngayon, meron ka ng choice. So, you are finding balance in your life. Yes, Libra. Kumbaga, gusto mo lahat, meron kang attention. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa pamilya, but also para rin sa sarili mo. Your dreams need a practical plan. Yes, kailangan realistic rin yung mga pagpaplano mo sa mga pangarap mo. And I think kung hindi na yan in alignment sa situation mo ngayon, doon napapasok yung change. Doon napapasok yung mga bagong ideas mo, mga bago mong strategy na kung saan mas magiging practical or magiging madali mong ma-achieve yung mga pangarap mo, yung mga goals mo. Okay? So that is your reading, Libra. Thank you so much. Good luck.